Magandang araw mga kakusina. Ngayon po ay tayo magluluto ng sizzling sisig. Meron po tayong kalamansi. Meron din po tayong dalawang klase ng sibuyas. At meron din tayong luya at siling pangpanghang. Ayan po ang ating kalamansik. Ayan po ang hindi nawawala sa sisig. At meron din po tayong paminta. At syempre ang ating tenga ng baboy at pisngi. Ayan po ang ating gagamitin. Meron din po tayong ilalagay na utak ng baboy. Dahil hindi po tayo nagamit ng mayonnaise, yan po ang ating ginagamit. Dahil yan po ang original na sisig. Ayan po, ipinakita na po natin yung ating karne. Kung mapapansin ninyo sa malalim na kasirola ko ipinakita, kasi yan po ay pumuputok. Kaya kailangan natin ng malalim na kasirola para kung pumutok man, di tayo matitilamsik ang maigi. Dahil bawal po dito sa aming mag-ihaw, kaya yan po ang ating ginawa. Ipiprito natin yung karne. Bukod po dyan, meron pa po tayong gagawin para maglasang smoke flavor yung ating sisig, kagaya ng mga ng original na sisig sa Pilipinas na iniihaw. Ayan, pagkatapos po natin iprito yung karne, ito na po atin na siyang ginagayat. Gayatin po siya natin ng maliliit. Ayan, ingat po kayo kung kayo magagayat. Kagaya ng panggayat ko, ubod po ng talas niya, kaya doble ingat. Pagkatapos po natin magayat, yan po yung ating i-blow torch para maglasang usok. Para yung ating sisig ay maglasang inihaw. Thank you.
Ayan, pagkatapos po nating gayatin yung ating mga kahne, yan po yung ating i-blowtorch. Kasi kailangan natin malasa sa ating sisig ang inihaw. Ayan po ang nagdadagdag ng smoky flavor sa ating sisig. Ayan po. Ayan, ahaluin po natin. Ilagay na po natin yung ating utak ng baboy. Kailangan natin haluin para maduhog siya at medyo lumapot yung ating sisig. Kaya haluin lang po natin ang haluin. Okay, ngayon ilalagay na po natin ang ating sibuyas. Ayan, dalawang klaseng sibuyas po yan. Kasi yung white onion na yan ay manamis na mis. Ayan, ang ating luya. Hindi natin na lahat ang luya. Ating puntitiblahin yan. Kasi hindi kayo masakap yung masyadong madaming luya. Mahangya ang lasa. Kaya haluin lang po natin ang haluin. Sa mapantay natin yung ating mga ingredients na yan. Ayan. Napakasarap po na sisig pagka talaga inihaw. Ngayon, lalagyan po natin siya ng asin. Yeah, haluin lang po natin pagkatapos natin lagyan ng asin. Yeah, napakasimple lang po ng ating hikato dyan sa sisig. Dahil yan po ang original na sisig. Walang mayonnaise, wala kung ano-ano. Ayan, ilagay na po natin ang ating kalamansi. Ayan po, magpapasakap sa sisig. Okay, halo ulit. Ayan, halo-halo ilang po nating maigi. Kung mapapansin ninyo, ayan o. Pantay na po yung ating mga sangkap na inilagay. Ayan, hindi pa rin po dyan matatapos ang ating sisig. Pero yan, pwede na po natin kainin yan. Yan, ayos na po yan. Tingnan natin kung saan kulang. Okay naman. Halo lang po pa kayong ating utak ay mamix sa ating karne. Yan. Nagtaga natin ang kunting asin, medyo matabang. Makikita nyo, lumalagkit na yung ating sisig. Oh. Pwedeng-pwede na. Nilagyan natin ng konting toyo. Baka medyo pumula-pula ng bahagya. Ting toyo lang o papakulay lang kasi yung alat niya ay tama na kulay lang ang ating ini-adjust dyan. Yeah, halo lang po ng halo. Yeah, makipansin nyo o malagkit na yung sisig natin. Okay, tapos na po. Ayan, ngayon po atin na pong isisisling ang ating sisig. Ayan, nilagyan po natin ng butter.
yung ating sizzling plate. Napakainit po niyan. Lagyan na po natin ang ating sisig. Ayan. Mas lalo sumasaka po ang ating sisig pag sinisling natin, kasi nakakadagdag po yan ng smoke flavor yung ating sizzling plate na yan. Ayan. Makainit po niyan. Ingat po tayo. Yan po, bago natin lagay sisig, yan po ipinapainitan natin sa ating kalan yung ating sizzling plate. Ayan, ilagay po natin ang itlog. Ayan, pwede na tayong kumain. Napakasaka po ng ating sisig. Siguradong magugustuhan nyo po ito, itong ating sisig. Okay, maraming salamat po sa nanonood. Sana po ay inyo pong nagustuhan at mayroon po kayong napulot na namang bagong technique sa ating pagluluto ng sisig. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like, share and subscribe at mag-comment po. At huwag nyo rin po kakalimutan ang ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videong ipapalabas. Maraming salamat po.